Lord, nandito po ako sa bahay na napakaganda, sa bahay ng lingkod mo na ginagamit at nagpapagamit. Kaya naman pala niya naranasan na ganitong napakalaking pagpapala. At salamat, at kahit na wala pa po akong ganito kalaking kusina, bibigyan mo rin ako. Diba, love mo ako, Lord? Diba? Kanya po ako maglambing sa Lord. Pag nakakita po ako ng mga bahay na magaganda, kahit na wala pa po ako, opo, nagpaparinig po ako sa Lord. At happy birthday po! Pinipicture ko po yung napakaganda niyo bahay. Yan po, oh, napakagandang bahay at pinagpala siya ng Lord. Dahil ang puso niya ay talagang naglilingkod sa Panginoon. Nagpagawa siya ng simbahan. Kung paano tatandaan niyo si Cornelio, mabuting tao, may takot sa Lord. Sabi ng mga tao, huwag niyo po siyang kakalimutan. Kasi yung tao na yun ay nagpapagawa ng mga iglesia, tumutulong, mapanalanginin at nagpupuri sa Diyos. Kaya ganyan ang sasabihin ng mga tao sa mga tao, mapagbigay, mapagmahal, at kaya pinagpapala. Kaya itong bagay na to ay pinagpapasalamat ko sa Lord na binigyan tayo ng pagkakataon na makapashare sa bahay na napakaganda, bahay na punong-puno ng pagmamahal, bahay na punong-puno ng magtitiwala sa Panginoon. At ang pinakamaganda rito, nakakatawa, oh, mahilig sila sa salamin. Perceiving po yan at talagang ginagawa. Hello po, Donyo Maganda. Salamat, nakakita rin ako ng bahay na pangarap ko. Yung faith na pagkakaroon din sila. Kaya, kumain na kayo. Kumain na kayo. Ay, magandang tanghali po. Natutuwa po ako sa salamin ninyo. Alam niyo naman po, adik ako sa sarili ko. Lalo po kayong gumaganda. Gumaganda dyan. Yung mga hindi sinungaling na salamin yan. Totoo talaga pala. Meron kayong hiling sa Lord. Pag-inawa ka lang ito. Gracias, señor.